sa mga kamay ni Magnet. Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte na to ay maaari natin gawin ngayong November 2 na darating, sapagkat alisin na natin yung mga kamalasan na maaaring dumapo sa atin itong November 1. Sa unang araw pa lang, natanggal na natin, ipagpatuloy natin ang pagtanggal ng kamalasan ngayong November 2. Dahil nga November 2 na bukas, gawin mo to at nasisigurado ko sa iyong lahat ng kamalasan ay tatanggalin at bigla ang pera ay darating. Meron ba kayong nais na kaperahan na pumasok sa buhay mo? At lais mo ito ay mangyari at maganap sa buhay mo sa pamamagitan lamang ng tubig at bawang na isang buo, ay maaari mo nang makuha yung mga bagay na nais at desalin mo na mangyari sa buhay mo. Alam naman natin ang tubig ay elemento ng water, kumbaga ito ay pera. Kaya nga lahat ng mga bahay sa tahanan ay nirerekomenda na maglagay ng anyong tubig para ang kaperahan ay pumasok sa buhay mo. At kung ikaw naman ay nagnanais na bigla ang pera, ay mapasayo ngayong November, kinakailangan mo itong gawin upang makontra natin ang kamalasan at pumasok ang kaswertihan. Dahil kapag ginawa mo ang bagay na to, ay natitiyak ko sa iyong magpapatuloy ang swerte sa buhay mo sa pamamagitan lamang ng tubig at isang buong bawang. Kung mapapansin nyo, ang ginawa ko lamang ay ang pagsasama ng tubig at bawang, at ang proseso na to ay napakadali at napakasimple lamang gawin. Ang pagsasama ng tubig na tinugre ang elemento ng pera, at ang bawang naman ay elemento kung saan ito ay nagtataboy ng kamalasan. Bulungan mo lang ang tubig na to na magkakaroon ka ng malaking halaga. Ang malaking halaga na yan ay papasok sa iyong buhay. Kung gusto mong magkapera at bigla ang pera ay dumating sa iyong buhay, napakasimple lamang ng ibubulong mo sa ginawa nating pampaswerteng ritual. Ibulong mo lang dito na magkakapera ako, magkakaroon ako ng pera, ang malaking halaga ay mapapasa akin ang malaking halaga at magkakaroon ako ng pera, siksik, liglig at nag-uumapaw, ito ay mapapasa akin. Kaya naman sa pamamagitan ng paggamit ng bawang at sa pamamagitan ng bawang na yan na nilagay natin sa tubig, pinagsama na natin ang dalawang napakalakas na elemento para magbigay ng kaswertihan. Ngayon naman, kailan to gagawin? Sinabi ko na nagagawin ito bukas, November 2, sa kahit anong oras. At kapag nagawa na po natin ito, ay maaari na po natin itong ilagay sa isang maswerteng lugar. Saan naman ang lokasyon ng maswerteng lugar na dapat nating paglagyan? Una na lamang kung ang kahilingan mo ay may pumasok na kaperahan sa buhay mo. Kung ang kahilingan mo ay biglang pera ang darating sa iyo, maaari mo itong ilagay sa iyong pintuan. Ilagay mo lamang to sa pintuan mo at nasisigurado ko sa iyo, ilagay mo to sa isang pwesto na hindi magagalaw, hindi matatapon, basta't ilagay mo sa harapan ng pintuan, taguman siya o hindi, basta walang problema, ilagay mo lang sa harapan ng pintuan na hindi magagalaw. At natitiyak ko sa iyo, kung nananalangin ka na ang biglaang pera ay mapapasayo, ito ay mapapasayo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ngunit kung hindi mo to mailalagay sa harapan ng bahay mo, ay natitiyak ko sa iyong ang kaperahan na inaantay mo ay hindi darating. Kailangan ito ay nasa entrance door. Ito kasi ang paglalagay natin ito ay depende sa kahilingan. Gumawa ka ng isang pampaswerteng ritual, gusto mong may pumasok. Saan ba pumapasok ang kaswertehan? Diba? Sa pintuan. Kaya dapat ito ay nasa pintuan. Kung ang kahilingan mo naman ay success, tagumpay, o kaya naman ay magkaroon ng promotion sa iyong buhay, ilalagay mo naman to sa tabi ng table mo kung saan ka gumagawa o kung saan ka nagtatrabaho, para yung atmosphere, yung essence ng pampaswerteng ritual na ginagawa natin habang nag-work at home ka o kung saan man yung opisina mo sa bahay mo o kung saan man yung opisina na yan at meron ka nito, maa-attract mo ang matinding swerte na ito ay pumasok at lumapit sa'yo. Kaya ilagay mo to personal doon sa kung sino man ang nagtatrabaho, kung sino man yung tao na yon na nag-work na gusto ng success. Kung ang kahilingan mo ay success sa buhay.
Kung ang kahilingan mo naman ay katiwasayan sa buong bahay, pagkakaisa at pagkakasundo ng mga taong nakatira sa iyong tahanan, kung yan ang specific na iyong kahilingan, ito ay ilagay mo sa sentro ng iyong tahanan. Kung ang nasa sentro ng iyong tahanan ay table o center table, doon mo to ilagay. Kung anas sa sentro naman ng iyong tahanan ay living room, doon mo siya ilagay. Basta't ilagay mo siya sa sentro ng iyong tahanan kung pagkakaisa, pagkakasundo at pagmamahalan ang gusto mong mamayani sa iyong tahanan. Kung ang kahilingan mo naman ay wealthiness o kung gusto mong magkaroon ng wealthy o buhay na masagana at hindi na mumblema sa personal na aspeto ng kaperahan. Kung ang gusto mo ay palaging pasukin ng kaperahan, kung ang gusto mo ay palagi kang seswertihin, kung ang gusto mo ay palaging pumapasok ang kaperahan, pues, ilagay mo naman to sa wealth area. Ang wealth area ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan o sa timog silangan. Kapag doon mo to inilagay, papasukin ang iyong tahanan ng mga samot-saring blessing na magbibigay sa iyo ng samot-saring tagumpay na inaasam at hinahangad-hangad mo. Kung kaya't naman ang tagumpay na yan ay magpapaikot-ikot sa loob ng bahay, ikaw ay magtatagumpay, lahat ng mga taong nakatira sa bahay mo ay magtatagumpay, lahat kayo ay maaasenso sa buhay, lalo pa nga tinadasalan at binulungan mo ang pampaswerteng ritual na to at sinabi mong ikaw ay magtatagumpay at ang lahat ng taong nakatira sa iyong tahanan. Ngayon, kung itatanong mo naman sa akin kung kailan pa natin to tatanggalin o kung kailan natin to aalisin, maaaring ang bagay na to ay pwede mong stay sa tahanan mo sa loob lamang ng isang linggo. So, araw-araw sa loob ng isang linggo, dapat mo itong dinadasalan, binubulungan na kung ano man ang iyong kahilingan. Pagising mo pa lang sa umaga, ay bulungan mo na. Ibulong mo na dito ang kahilingan mo. Sambitin mo na ng matiwasay ang kahilingan mo ng bukal sa iyong puso. Manalig ka at maniwala ka na ito ay mangyayari sa iyo. I-manifest natin ang bagay na hinihiling at pinapanalangin mo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagmamanifest ng bagay na yan, ang bagay na yan ay magaganap sa buhay mo. Ang bagay na yan ay magkakaroon ng katuparan. Magugulat ka na lang na nagkaroon na ng resulta ang bagay na matagal mo nang hinahangad at pinapanalangin. Basta't manatili ka lamang na positibo, manalig ka at maniwala ka na ito ay mangyayari sa buhay mo. Maniwala ka na ito ay darating sapagkat ang isang taong may paniniwala at positibo ang aspeto sa buhay ay magtatagumpay at makakamit niya ang kanyang hinahangad-hangad sa buhay. Yan lamang po mga ka-money magnet. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like at share ang video ito. Thank you very much!